lahat mga kababayan. Sa araw na ito, aking matutunan kung paano maging alisto sa pagsabog ng vulkan. Bago tayo magsimula, alamin muna natin, ano nga ba ang volcanic eruption at saan ito nanggagaling? Ang volcanic eruption ay ang pagsabog ng vulkan. Ang vulkan ay ang butas ng crust ng Earth na nagkoconnect ng magma at surface ng Earth. Tinatawag ng lava ang magma kapag nakaabot ito sa Earth's surface. Paano ito sumasabog? Ang mga molten rock na nakastore sa magma chamber ay umaakit pataas at habang umaakit ito, nagkakaroon ng pressure. Pataas ng pataas ang pressure hanggang sa sumabog na lang ito. Ngayon, alamin naman natin kung ano at kung saan ang mga vulkan na pwede pang mag-erupt dito sa Pilipinas. Mayon Volcano sa Bicol Albay. Ito ang pinaka-aktibong vulkan sa Pilipinas. Taal Volcano sa Batangas. Canlaon sa Negros Island. Bulusan sa Sorsogon. Smith sa Calayan. Hibok-hibok sa Camiguin. Pinatubo in Zambales. Masuan in Bukidnon. Narito ang mga lifesaver tips patungkol sa dapat gawin before, during, after ng volcanic eruption. Before the eruption ng volcano, kung nakatira ka sa isang lalawigan na may aktibong vulkan tulad ng lalawigan ng Batangas o Bicol, alamin kung nasa loob ka ng mapanganib na lugar ng vulkan. Nangangahulugan ito ng 14 na kilometro na layo sa bunganga ng vulkan. Nasa loob ka man ng mapanganib na lugar, bumuo ng isang plano para sa iyong sarili, pamilya at sambahayan. Suriin ang mga plano at tiyakin na naiintindihan ng lahat ito. At maghanda rin tayo ng emergency kit o tinatawag na rin itong go bag. Ano nga ba ang laman nito? Flashlight and extra batteries, first aid kit and manual, food na hindi napanis, water, battery powered radio, eye protection, goggles, money and important documents, respiratory breathing protection. Dalhin mo lamang ang mahalagang item kasama ang hindi bababa sa isang linggong supply ng reseta ng gamot. Alamin ang plano ng paglikas ng iyong barangay at iyong bayan. Halimbawa, ang mga bayan ng Imus at Dasma na nasa loob ng danger zone, ang kanilang lugar ng mga panglikas ay nasa mga kalapit na bayan. Kung sakaling may isang pagsabog ng vulkan, kailangan natin malaman kung saan tayo pupunta at kung wala tayong sariling sasakyan. Dapat ay may pagkoordinasyon sa mga kamag-anak, kaibigan o mga opisyal ng barangay tungkol sa kung kanino tayo maaaring magbahagi ng pagsakay kung sakaling may isang trahedya. Bilang mga residente na nakatira malapit sa isang vulkan, kailangan natin malaman ang mga antas na alerto na nag-uugnay sa pagsabog ng vulkan. Kailangan din natin malaman ang kasaysayan ng vulkan, kailan ito huling sumabog at kailan ito maaaring sumabog. Wala nang ibang gagawin kundi lumikas muna sa vulkan. Kung ano man ang ibugan nito ay tsak nakakasama sa ating katawan. Kung naabot ng abo ang iyong tahanan, ito ang maaari mong gawin. Isara ang mga pinto at bintana at takpan ito ng basang tela. Siguraduhin maayos at masakop ang pagkain at tubig. Ang ashfall ay nakakasama sa katawan lalo na kapag nasingot ito. Manatili sa loob ng bahay at gumamit ng eye goggle at mask kahit nasa loob ka ng iyong bahay. Kapag walang magagamit ng mga mask, maaari kang gumamit ng basang tela tulad ng panyo at itago ito sa iyong bibig at sa ilong. Huwag muna bumalik sa bahay nang walang pahintulot mula sa awtoridad. Kung maaari, magpatingin sa doktor lalo na kung ikaw ay nakahinga ng maraming abo ng vulkan. Kung nagkaroon man ng mga lindol, suriin ang iyong bahay upang makita kung pwede pa rin tirhan. Kapag natapos ng linisin ng abo, huwag basain ang abo at huwag itong idaloy sa mga kanal. Walisin lamang ang abo at kolektahin ang mga ito sa isang sako. Maging alerto at maging ligtas. Ito ang mga numerong pwedeng tawagan in case of emergency. National Emergency Hotline, 911. Philippine National Police o PNP, 117. PBOX, 02-8426-1111.
0968-1468-279. Philippine Red Cross, 143 or 02-8790-2300. Bureau of Fire Protection, 02-8426-0246. National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, 02-8911-5061-265, Local 100. Here's a complete list of government hotlines. Just go to the link www.gov.ph/hotlines. Muli, kami ang Alistong Kabataan. Sabay-sabay tayo maging ligtas sa kapahamakan. Your safety is our duty. Stay alert from upcoming natural disasters.